Kawili boy. Hanggang ngayon, nagasikasa pa ako ng mga ano ko. Dapat asikasuhin. Anyways, sa mga nagtatanong sa akin regarding mga nag-a-apply bound to Canada, at syempre yung mga nag-aalala about their applications, so masabi ko lang sa inyo mga Kawili boy, kinakailangan nyo lang magpatuloy dahil hindi naman pinagbabawal na kayo ay mag-apply bound to Canada, especially if skilled worker kayo. Nagkakaroon lang ngayon ng tinatawag na pagbabawas. Pinabalance nila yung mga number of immigrants na pumapasok dito at yung mga nag-a-apply for LMIA. So dalawa ang LMIA mga kabay, na para sa mga low wage workers at sa mga high wage workers. Ngayon mga Kawili boy, under the new policy effective September 26, mga low wage workers na binibigyan before ng 2-year contract sa work permit, 1 year na lang ang ibibigay mga kabayan. So yun ang magiging bagong polisiya. Pero meron din namang good news kasi may mga exemptions yan. Andiyan na ngayon sa agriculture, sa construction, sa health. So exempted yan sa mangyayaring pagbabago. Dahil nga sa lumulubong population ng mga immigrants dito, and sinasala nila lang mabuti dahil may mga reports na nagkakaroon ng abuse, exploitation. So yung mga kababayan natin na nagtatanong, may chance pa ba kami para makapagtrabaho sa Canada, maging permanent resident? Of course, may chance kayo mga kababayan na. Hindi naman ipinagbabawal. Sinasabi lang nila na kinakailangan nilang i-balance. So aside from that, mayroon ding report about sa mga kababayan nating mga may tourist visa status, and ganoon rin naman sa ibang mga nationalities na may tourist visa status, hindi na sila pwede makapag-apply for work permit. So yan ay naging effective on August 28. Pero yung mga may mga nauna ng application ay on process yun. So yun, balik tayo dun sa low wage worker na pagpuproseso ng LMIA. So ang mangyayari niyan, patuloy pa rin dapat kayo sa pagiging skilled worker para kayo maging qualified applicant dyan sa Pilipinas or kung nasaan man kayong panig ng mundo. Dahil nga ang basihan dito para kayo ay matanggap ay dapat kayo isang skilled worker. May certificate of employment, may paprovide nyo yung mga documents, wala kang criminal record, wala kayong health issue. So ganun lang, hindi naman kayo totally pinagbabawalan. So binagawa lang ng government sa ngayon ay ang pagbabawas or yung pagbabalance. And base sa report, 1.4 million ang unemployed across Canada yan mga kabayan. So ang ginagawa nila, kinakailangan nilang gumawa ng action. Kaya ito na ngayon, starting September 26, ipapatupad yung pinatawag na cap. 10% lang dapat ang kanilang ma-hire mga kabayan sa mga nasabing establishment bayan or company. Kaya sa mga kabayan ko nagtatanong at nag-iisip kung may chance pa ba kami na makapag-Canada, makapagtrabaho dito, of course may chance kayo. Kinakailangan nyo lang ipagpatuloy yung inyong mga experience. Kung meron na kayong current experience, at sa mga wala pang experience, kinakailangan nyo na mag-gain experience. Dapat skilled worker kayo. No health issues, no criminal record. At may paprovide nyo yung mga documents. So ganun lang mga kabayan ha. Now, dumako naman tayo dun sa napag-usapan namin ni Sir Jonathan, yung employer ko dito sa Canada, sa planta ng Cargill High River. So unang-unang tinanong ko sa kanya kung kami ba ay pasok sa low wage workers. Yes, pasok kami sa low wage workers. And pangalawang katanungan, paano na yung may mga ongoing applications na for deployment bound to Cargill here and bound to Cargill Ontario? Ang sabi niya sa akin, yung mga nakapag-apply na for LMIA last year, hindi apektado yon. Pero yung mga mag-a-apply pa lang ng LMIA, so hindi niya sa akin totally pwedeng discuss muna dahil wala pa yung pinaka-head ng HRC Sir Rob. Pag-uusapan muna nila yun. So kaya nga sinabi ko sa inyo, may good news at mayroong medyo bad news. Sabi na natin hindi good, hindi bad, half lang siya. Kumbaga, tsaka pa nila i-discuss about the new policy ng Government of Canada. Kasi nga, lahat ng employer dito, obligadong sundin yan. So ganun lang, sa lahat ng mga selected applicants bound to Cargill High River and bound to Cargill Ontario, kinakailangan nyo lamang magtiwala sa proseso. Huwag kayong mag-withdraw mga Kawili boy. Huwag na huwag niyong gagawin niya na mag-withdraw kayo ng application. Unang-una, naselect kayo for a reason dahil kayo ay skilled worker. Ay pasanin niyo yung employer's interview, yung skills assessment, yung physical examination, nakapag-provide na kayo ng mga documents. At sa mga wala pang mga feedback sa agency, it doesn't mean na
wala na kayong chance or napag-iwanan kayo, kinakailangan nyo lang magtiwala sa proseso dahil lahat ay by batch. Ganun lang. So yun, again, hindi pinagbabawal, babawasan sila ng mga temporary foreign workers. So yun mga Kawildi Boy, ang masabi ko dito sa nangyayaring new policy, wala tayong mga gawa dyan. Kasi nga, every year naman halos may mga changes dito sa Canada eh. Kaya nga layo kong sinasabi, tuloy lang kayo sa inyong mga pangarap, tuloy lang kayo sa pagtupad ng inyong mga goals. So yun mga Kawildi Boy, I hope nagustuhan nyo yung video na ito ha. Sa mga nangarap makapagtrabaho dito sa bansang Canada, kinakailangan nyo lamang magpatuloy. Dapat meron kang tiwala sa sarili, sa may kapal at sa proseso. So ganun lang, give it a thumbs up kung sakasakaling nagustuhan ninyo ang video na ito, at pakishare na rin para makarating na rin sa iba natin mga kabayan. Keep safe and God bless mga Kawildi Boy. See you in my next video. Bye bye.